Arellano. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito sa basabalik dulog ang ating mga padalagi. Ano? Alam nyo, yung padalagi nito, mga bata, ano, ay malalakas. Ano? Sabi sa banal na kasulatan ay ang padalagi ng mga ama, ano, ay tumatagos hanggang langit hanggang hindi ito nakararating sa kanyang patutuguhan. Pero ang panalangin ng mga aba ay tumatagos hanggang langit hanggang hindi ito nakararating sa kanyang patutuguhan. Pakiulit nga. Makalimutan na. Hindi makalimutan. Hindi maano. Please repeat after me. Ang panalangin ng mga aba ay tumatagos hanggang langit. Ay tumatagos hanggang langit. Hanggang hindi ito nakararating. Sa kanyang patutunguhan. Okay. So kaya ipagdarasal natin, no? Kayo ay itinuturing ng mga aba, no?
Sino may mga ba? Yung mga bata, no? Bakit itinuturing ng Diyos ang mga bata na aba? Sabagat nasa inyo, no? Yun ang sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos. No? Kaya malakas kayo sa Diyos, kaya ipagdasal natin, no? Yung inyong mga kahilingan, yung inyong mga magulang, ang inyong mga guro, ang inyong mga kapatid. Lalong-lalo sa Ebanghelyo ngayon, ang mga may sakit, no? At ating hindi udulog din, lalong-lalo po ang ating patron, si San Martin de Porres, na nangangalaga sa mga may sakit. No? So, pinadalasan din natin ang mga nangangalaga ng mga may sakit. No? So, isama natin ito sa inyong panalangin. At upang maging karapat dapat tayong gumanap, paghisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa iyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Tawaan tayo ng kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan. Tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban. Gawin mong sa aming kalooban. Manuot ang pag-ibig. Manuot ang pag-ibig. Sa iyong alang dakila at bantog. Sa iyong ngalay dakilang at bantog. Upang sa pag-unlad ng aming pagsunod. Upang sa pag-unlad ng aming pagsunod. Sa pananampalatayang iyong ipinagkakaloob. Sa pananampalatayang iyong pinagkakaloob. Mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog. Mapagyaman mo ang kabutihang iyong inahandog. At ang iyong pinagyaman. At ang iyong pinagyaman. Ay mapanatili mong lubos. Ay mapanatili mong lubos. Sa iyong pagsubaybay sa amin. Sa iyong pagsubaybay sa amin. At pagkukop. At pagkukop. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid natin si Timoteo, sa mga taga-Kolosas na hinari Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumain niyo nawa ang pagpapala at pagkapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipinanalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hiniram na Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyo, ito na ang salita ng katotohanan. Ang mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad na nangyari sa inyo mula
nang marinig ninyo ang maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig at ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo, ang aking katulad, nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa inyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyana ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sabagat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang umagang umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na kuok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinag-usapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Sabagat yan ang layunin ng pagsugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon. So, bahagi yun na kung saan narinig natin na pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Nino. Kaya ng biyanan ang pinagaling ni Jesus. Oh, very good. Ang biyanan ni Simon. Sino si Simon? Sino si Simon? Si Pedro. Sino si Pedro? Pinagbalikan mo lang. O nga, sino si Simon Pedro? Ang halagad. Siya yung tinatawag na isa sa
Ilang alagad? 12. No, yung tinatawag nating apostles. No? Yung 12 alagad ni Jesus. Ano? Kaya, ang ano natin ni dating, ang pangalan ay Simon, ginawang Pedro. No? Kaya ang tawag na natin sa kanya ay si Simon Pedro. No? So, pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Simon na mayroong mataas na lagnat. No? Kaya kahit na ulagnat, lalo ang tawag ito, kapag sa English, ang tawag na rito ay high fever. No? Yun ay nakamamatay. No? Nakamamatay yung lagnat na yon kasi high fever yon. No? Kaya kayo, kapag masama ang inyong pakiramdam, no? Magsasabi kayo. No? Magsasabi kayo. Naalala ko tuloy, dito ata yun, no? Yung bata na sabi raw ay medyo nagkaroon ng problema, hindi naman sinasabi, no? Na kaya hindi nalapatan ng lunas, no? So kaya kapag masama ang iyong pakiramdam, sasabihin nyo sa inyong nanay o tatay. Hindi kaya kapag sa school nangyari, sabihin nyo sa inyong guro, no? Para malapatan. Kung kayo man ay may masamang pakiramdam sa inyong sarili, no? Huwag niyong pababayaan ang inyong sarili, no? No? Bawal magka huwag niyong kalimutan, bawal magkasakit. Sabagat, kapag kayo nagkasakit, katulad ng biyanan ni San Pedro, anong tanyan? Nasa higaan lang. No? Hindi makakilos, hindi makagawa, hindi makatulong sa kanyang mga mahal sa buhay. No? Hindi kayo makapag-aaral ng maayos. No? So, bahagi rin yun. No? At isa rin dito, no? Kung kayo ay may sakit na at binigyan kayo ng doktor na ito yung dapat ninyong gawin, susundin ninyo. No? Kung binainom kayo ng gamot, uminom kayo ng gamot. No? Sa tamang oras, kasi may tamang oras yun eh. No? Kung minsan may gamot na sinabi lang 3 times a day, meron siya may gamot na lalong-lalo na yung lagnat. No? Every 4 hours, no? Tuwing 4 na oras. No? Pag-ingatan ninyo. Ano pa? Pag-ingatan nyo rin na sabi na natin na huwag kayong magkasakit. No? Iwasan ang pagkakasakit. So, kapag umuulan, anong gagawin? Gagamit kayo ng payong. No? Yung iba kasi tamad magdala ng payong. No? So ngayon, lalo-lalo ngayon, bagamat ngayon ay September, ano, medyo maulan na yan. Kaya kahit nadagdag sa inyong dinadala, magdala kayo ng payong. No? At maging maingat din kayo sa pagkain. No? Kaya po tayo ngayon nagkakasakit. Sabi nga, malaking bahagi rin. Yung lifestyles. No? Yung pamamaraan ng ating buhay. Kasama na dyan ang alin. Pamamaraan ng pagkain. No? Bakit, Father? Dahil ba walang makain? Hindi. Yung sakit ngayon na hindi gawa ng walang makain. Ang kalimitang sakit ngayon alin? Sobra sa pagkain. No? So, bagamat kayo mga bata pa, no? So, iwasan ninyo yung sobrang pagkain. Mas marami nagkakasakit sa sobrang pagkain. No? So, at isa pang kalimitang pinanyayayalin, kung maaari ay iwasan ang processed food. No? Ano yung processed food? Kung maaari, iwasan. No? Kasi ay marami daw calorie, no? Yung processed food. Na sabi nga po ay yung patatas, yung kasing laki nito na patatas, no? Ay meron lamang daw 70 calories. No? Kapag ginawa mong Pringles, alam niyo ba yung Pringles?
Yun ay may 1,000 calories. No? So, pero pareho laman, no? Patatas. Kaya lamang, pinroseso na. No? Kaya baka akala ng iba, ay okay lang, kasi patatas lang yan eh. Hindi, kasi processed food. Kaya mas maigi, no? Mas maigi yung patatas na niluto ng nanay ninyo kaysa yung nakakahon na patatas. No? Kaya, halimbawa rin, yung apple, no? Yung apple, ay, yung apple, yung isang ganito rin na kalaki, ay meron lamang 40 calories. No? Kapag ginawa mong apple pie, merong 400 calories. No? So, napakalaki. No? Kasi nilagyan mo na ng maraming ingredients. No? Pero anong sinasabi ko? Maari, ang ating kakainin ay fresh. No? Iwasan natin yung mga pagkain na pinroseso. No? Kung makakain kayo ng mas maigi na talagang yun na mismo, no? Kumain kayo. No? So, yun ang isang bagay na kung saan ay pag-ingat na kaya kung maaari, no? Anong halimbawa, bawasan, hindi no? Naman kasi may iwasan, no? Bawasan yung mga pagkain na chicheria. No? Bawasan yung mga chicheria. Minsan na bumili kayo ng chicheria, no? Mas maigi pa yung barbecue. No? So, mas kaunti yung may dudulot sa iyo na sakit. No? Kasi mas fresh yung barbecue. No? Masabi mo na ay, oh, mas maganda yung kinakain ko, mas social ako. No? Yung barbecue, hindi social yan. Pero, mas healthy ang barbecue. No? Hindi pala barbecue, sorry. Banana cue. No? Sino kumakain siya ng banana cue? Yan. Kamote cue. Huwag masyadong marami. No? Kasi pag masyadong marami ang kamote cue, anong mangyayari? Hindi. Uutot kayo ng uutot. So, pero yun, ano? Iwasan natin yung mga pagkain na pinroseso, no? Kung maaari. No? Mas maigi pa yung fresh. Ano halimbawa po ng mga pagkain na pinroseso? No? Alam nyo kung minsan, number one natin yan din, half dough. No? Processed food yun eh. No? So, putusin, mas maigi pa yung daing, no? Kaysa sa half dough. At, isa pa, kumain ng gulay at prutas, no? So, kaya mas maigi sa pagkain, mas malapit sa sariwa, mas maigi, no? Kapag pinag-usapan natin ang pagkain. Isa rin yun kasi isa po sa kalimitan naging dahilan daw ng ating karamdaman ngayon, sabi po ng World Health Organization, ay gawa ng uri ng ating pagkain. No? Kaya, sana po ay maiwasan natin yung mga pagkain na siyang magbibigay sa atin ng karamdaman. Hindi naman ang masama. No? Halimbawa, kung kayo may hotdog, hindi naman masama. Once a week. No, kung maaari, once a week. Ngayon, hindi na once a week eh. No? Araw-araw na. No? Araw-araraw na. Pero isa po yun sa mga dapat natin pag-ingatan. No? Pero yun, kumain ng sariwa. No? Pangalawa, so yun ay bahagi na kung saan kinakailangan natin pag-ingatan. Pangalawa, kapag sinabi natin mga may sakit, ipanalangin natin. No? Ito yung magagawa natin bilang mga nampalatayang Kristiyano Katoliko. So, kasama na rin yung dito, katulad ng ginawa ni Jesus nalin. Pinalayas niya ang karamdaman ng biyanan ni
San Pedro. Hindi pinangalanan yung bilang ni San Pedro. Eh, no? Pero pinalayas niya yung alin? Yung kanyang mataas na lagnat. No? Pinalayas niya. So, malaki may tutulong natin. No? At yung patuloy na ating pahing, yung ating mong parokya. No? Ang ating mong kasing patron. Sino ang ating patron? San Martin de Porres. Ito ay patron ng mga may sakit. No? So kaya po tuwing araw ng Webes, tayo nagtatanod doon sa ating simbahan. No? Nagtatanod tayo roon na doon po sa maliit na chapel doon sa tabi ng ating medyo malaking simbahan. Doon po tayo nagtatanod at pinagdarasal natin ang lahat ng mga may sakit at lahat ng nag-aalaga sa mga may sakit. Yun ay idinudulog natin kay Jesus sa banal na sakramento sa altar. Kasama rin po, kasama niya palagi pa. Sabi mo nga, kayong mga bata, malalakas na ninyong panalangin. No? Kaya, isama niyo palagi sa inyong panalangin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. No? Kasi, marami ngayon ang may sakit. No? Marami ngayon ang naghihirap at hindi makapagtrabaho gawa ng kanilang karamdaman. Kung sila may nakapagtrabaho, medyo 50-50 na lang. No? Hindi na 100% ang ibibigay nila. Kasi bakit? Meron silang mga karamdaman. So ipanalangin natin, yun nawa yung ating maging apostolate bilang parokya na ating ipinahayag sa Patnubay ni San Martin de Porres bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. No? Ang manalangin para sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. No? At kung sakali man, no? Kung kayo may mga mahal sa buhay na may sakit, sabihin nyo sa kanila na, ano, alimbawa po, yung lola ninyo, lola, alam nyo, no? Yung ating parokya nagdarasal para sa inyo, no? Para kayo gumaling. No? Nagdarasal yung parokya ng San Martin de Porres sa lahat ng mga may sakit at sa lahat ng mga nag-aalaga ng mga may sakit. Sabihin nyo sa kanila kasi kumisan yung mga may sakit, nalulungkot yan. No? Nalulungkot yan. Kaya po kumisan, yung mga may sakit karon din, madaling magalit. Kasi may sakit sila eh. No? May nanay yung kanilang pagpapasensya. Eh, ipanalangin nyo sila, unawain nyo sila. At sabihin nyo sa kanila na ang ating parokya ay nagdarasal para sa kanila. Kahit ako dun sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Pero kalimitan yung sinasabi ko, kung isa po yung mga nag-aalaga sa mga may sakit, napapagod din yan. Na at kalimitan, sinasabi ko siya, kasi sabi niya, one time, nakausap ko, alam niya, Father, ako nag-aalaga sa nanay ko. Sabi niya, ayaw akong tulungan ng mga kapatid ko, naalagaan ako ng mga, naalagaan ko yung nanay ko. Ano? Sa akin lang ibinibigay. Sabi ko sa kanya, yung pag-aalaga sa mga may sakit ay isang gawain makakristyano. Ano? Isang gawain makakristyano yan. Ano? At, sabi ko, lakasan mo ang loob mo kasi bakit? Ipinagdarasal ka ng ating parokya. No? Pinagdarasal ka ng ating parokya. Pati yung may sakit na inaalagaan mo. No? So yun, yung pangalawa. Ipanalangin natin ang mga may karamdaman. No? So, bahagi yun. Pangatlo, paalala natin sa mga may sakit na gumaling, na alin, na sila ay maglingkod sa Diyos. Kasi po, nakita natin dito, no, nung pinagaling ni Jesus yung biyanan ni San Pedro, anong sinabi rito? Pagkagaling sa kanya, alin, hindi niya naisip kung siya mabibilat. Anong sabi? At naglingkod agad siya sa kanila. No? So,
Huwag nating kalimutan na yung kalusugan ng katawan ay pinagaloob sa atin para tayo maglingkod. Para tayo maglingkod. Alam niyo yung isang dahilan kung bakit rin tayo nagkakasakit? Alam niyo kung ano? Maliban sa pagkain? Alam niyo kung ano? Katamaran. Yung mga taong tamad. Yung mga taong pahiga-higa lamang. Yung mga taong hindi nagtatrabaho. Yung mga taong kapag cleaning time, hindi naglilinis ng kwarto, ng room. Mga taong hindi pinagpapawisan. Kapag kayo hindi pinagpapawisan, malapit kayo sa sakit. Kaya dapat pinagpapawisan kayo. So, hindi lamang sa laro. Ngunit sa pagkatrabaho. Kahit na yung inyong assignment sa pagwawalis ng inyong room. Ngayon ba mayroon pa rin kayong nagwawalis ng room? Wala na. Nagwawalis pa rin kayo ng room. So, okay. Magwalis kayo, linisin ninyo ang inyong room, no? Para kayo pagpawisan, no? Yung mga tamad, naku, mag-ingat kayo, no? Kapag kayo patamad-tamad, madali kayong magkasakit. Huwag niyo kalimutan, yung pangatlo, yung biyaya ng kalusugan ay kaakibat ay para maglit. Kaya ka pinagaling ng Diyos. Kasi may gagawin ka, no? Hindi ka pinagaling ng Diyos para maging tamad ka. No? Kinakailangan magkasama yun eh. Kaya makalimitan din yung ibang wala nang iniisip, kundi ang nakaupo na lamang, yun ang mga nagkakasakit. No? Kaya magkaakibat po yun eh. Paglilingkod at ang kagalingan. No? Katulad ng binanggit ni San Pedro, pagpapagaling ka agad sa kanya rin, naglingkod ka agad siya. So, bitawang tatlo. Una, ulitin ko lang, ay mag-ingat kayo na huwag magkasakit. Mag-ingat sa pagkain. Ano? No? Kaya ina po yung una. Ano? Mag-ingat sa pagkain. Pakiulit nga. Mag-ingat sa pagkain. Kumain ng masustansya. Ano? Pangalawa, ay magdasal. Pakiulit nga. Ipagdarasal ninyo ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. At huwag nyo sabihin, ano, sabihin nyo halimbawa sa inyong lola, no? Huwag kayong malungkot, ipinagdarasal ko kayo. Huwag kayong mahiya na sabihin sa inyo, sa inyong mga sa buhay na ipinagdarasal ninyo siya. Pero ipagdarasal nyo rin talaga siya. Kasi malaki na itutulong yun. Huwag kayong mahiya na magsabi na, lola, no, hindi kaya tatay, nanay, no, hindi kaya sa inyong tita, no, kung sino mong may sakit, pinagdarasan ko kayo. Pangatlo, ay alin? Maglingkod. Pakiulit? Maglingkod. Anong una? Maglingkod. Oh, mag-ingat sa pagkain. Pangalawa? Maglingkod. Pangatlo? Maglingkod. Very good. Magsitayo kayo lahat. Ang Panginoong Diyos ang simula ng ating buhay, yayamang tinatawag niya tayo upang makasama sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Kanya ng may pananampalataya. Sa bawat panalangin ng ating pangitutugon, Panginoon, pakinggan mo kami. Ulitin po natin. Para sa mga taong kanilang pinaglilingkuran.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng nagdurusa, lalong-lalo na ang mga walang matiran, ay makadama ng pagpapala sa Diyos sa gitna ng kanilang pagbubuhat ng krus sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Upang tayong lahat ay nanaririto sa hapag ng Panginoon ay maging bukas loob sa Diyos at matutong mag-alay ng buhay sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. O Panginoon Diyos, sa iyong atake nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan daway ang kanyang kabatayan, ay muling at muling pagkabuhay mag-udyok sa amin na siya'y sundan at tularan, hinihiling namin ito sa pamagitan ng Yesu Kristo, aming Panginoon. Pag-ibig ko, hindi niya naman kung hindi.